Oke, mga panggal. May caller tayo. Si Ellie. Si Ellie ng Caloocan. Hello, Ellie. Hello po. Good evening. Ah, Ellie. Anong basa sa pangalan mo? Ellie o Eli? Ellie po. Pero alam mo yung Book of Eli na movie? Hindi po. Akala ko rin noong una, ang basa ng The Book of Ellie. The Book of Eli. Ellie ka naman, Ellie. Ano, Eleanor, ganon? Elijah po. Eli. Uy, ba ano yan? Biblical name, ah. No. Parehas tayo. Mabait ka ba? Pagtulog po. Di ba minsan, ano yan, na-concept ka nun, yung misconception, no? Anong ginagawa sa buhay ni ano, Ellie? Sa bahay lang po. Pregnant po kasi ako ngayon. Kailan ka mga anak? Sa August po. Ano ngayon? May, June, July, August. Ah, okay. So, Pasko to nangyari. Di ba mga ano, mga October? Hey, nakaw, nakapagsabit ng parol lang di oras. Nakapag-jingle bells si Ella. Jingle bells, kahit October pa lang. Ay, naka. Ay, good luck sa panganganak, ha? Babae, lalaki? Babae daw po. Mano, hindi rin sure po kasi yung nag-ultrasound sa akin. Ha? Bumalik ka ba? Ano mo ulit? Ano yun? Hindi mo namin. Kasi ganito po yun. Oh. Nung nagpa-ultrasound po ako, ang sabi sa akin is suwi daw po. Suwi, una ulo yun. Pag ganun, diba? Yung paa. Una paa pala. Oh. Apo. Oo. Then sabi niya sa akin, baka puwet kasi to. Then bago ka na lang ulit manganak, magpa-ultrasound ka na lang para sure ka. Talaga? May ganun pala, no? Sabi ko, ano kaya ang klaseng ano to? Hindi ko alam. Hindi man ako, hindi ko masaba ka naman. Hindi ba? Hindi kasi pangalawang baby ko na din naman to. Ah, pangalawang baby mo na. Ano ka, normal? Normal or ano? Normal po. Normal. Pag magtitipid ka talaga, ano normalin mo eh, no? Opo. Ano na to, ha? Marami yung kilala naging mga nanay. Yun ang nasa utak nila, cesarean. Hindi. Normal. Napakamahal po kasi ng cesarean. Oo. Anyways, Ellie, ba't ka napatawag sa akin? Gusto ko lang po mag-share ng nangyayari sa buhay ko ngayon. Para gumaan din yung kalooban ko kasi masyadong mabigat. Naku, huwag kang gaano ha, sama ang kalooban pag buntis ka. Eh. Kasi ano? Yun nga po, masyado siguro akong emotional. Paglabas ng anak mo, nakasimangot. Yung pinsan, yung pinsan ko, nabuntis yung pinsan ko, naramdaman nung anak niya na ano, na masama loob. Yung pinsan ko, hindi lumabas kagad. Ganun daw yun eh. Kaya po ngayon, mga 8 na klaseng tablet yung iniinom ko kasi may pampakapit akong iniinom. Sabi dito, hindi daw lumabas yung anak. Oo, hindi. Paglabas nga, high school na eh. Nag-aaral. Ang tagal na. Ang gulo. Anyways. Ay, may pampakapit ka, ganun. Oo po, binigyan po ako. Kasi sa stress din daw po yung nakakuha. Okay. Bali, eto pong isi-share ko is ano, about nga po sa pinagdadaanan ko ngayon. Mm-hmm. Eto kasi yung pinagbubuntis ko is panganay ulit. Okay. Ayun, bali yung anak ko nasa side nung papa niya. Kasi ngayon may kinakasama ako. Uh-huh. Ilan taon yung unang mong anak? Po. Oo. 5 years old po. O, tinan mo, narinig mo. Ba't ba kayo ganyan? Narinig na mo ba po? Ano yun? Parang inaano lang. Anong inaano? Kinapareklam kung tama ba yung narinig. Roland, di mo nakapikon yan, no? Kubaw! Lalapit pa kayo sa parking. Manong kubaw?
Anak na po sa... Nagkanda maos na yung sumisigaw na ako ba? Natanong mo kung kubaw. Sige, oh, ngayon, gano'ng katagal lang hiwalay nung ano, nung first, ano, yung father ng first, ano, kid mo? Nag 5 years din po kami nun. Gano'ng katagal lang hiwalay? 2 years na po. Ah, so 2 years kayong, ano, walang anak, tapos 3 taon yung anak nyo na naghiwalay kayo. Tama ba kwenta ko? Opo. Uy, binilang ko din. Kwento mo to ha. Ayusin mo yung kwenta mo ha. Tama. Diba 5 taon yung anak mo? Ayusin ka natin to. 5 taon yung anak mo. 2 taon na... Tama ba? 2 taon na kahiwalay. Di 3 taon yung anak mo. Eh, 5 taon naging kayo. Di 2 taon. Magka 2 taon kayo na nagbuntis ka. Tama, mali? Na po, tama. Pusang gala. Ano ba? Sorry naman. Oh, ngayon, itong naman na natatay ng pangalawa magiging baby mo. Ano, ano na, gano'ng katagal na kayo nito? Oh, magdadalawa pa lang din po. Magdadalawang taon. Ah, so agad-agad nagka-jowa ka no, na mag-iwalay kayo? Opo, parang gano'n na nga. Hindi parang gano'n yun, gano'n yun nangyari. Gano'n talaga. Mga ano, ilang buwan? 3, ganyan? Opo. Ah, okay. Oh. Kasi yung sa Pasko naman kasi na yung pass na nangyari sa akin is 3 beses niya po akong niloko. Huwag natin mag-usapan yung tapos na yun. Eh. Dito sa okay, ngayon. Yung ngayon po. Oo, ngayon. Yung problema ko po kasi talaga ngayon is, yun nga, bali, yung partner ko ngayon may anak din. Mm. So, nasa poder niya yun. Mm-mm. Then, syempre, nagsusupport siya doon. Pero hindi... Parang hindi pa din kami parehong ready na magpakilala dun sa anak niya. Wait lang. Nasaan yung anak ng jawa mo ngayon? Po? Nasaan yung anak ng jawa mo? Nasa kanya po. So hindi ka pa namimit ng bata? Hindi po po. Hindi pa? Sa 2 taon, hindi ka namimit ng bata? Hindi pa po. So hindi kayo live-in, tama? Hindi po. Ah, hindi kayo live-in. Ah. Sabi ko, sige, kung kailan na lang ikaw magiging ready. Pero parang nakaka-ano din ako na parang may something kung bakit ayaw niyang i-ano din sa akin yung anak niya. Kasi yung anak ko, nakilala niya yun. Nakakasama namin yun kung saan kami, kahit saan kami bumala, kasama namin yung anak ko. Pero bakit pagdating sa anak niya, is ayaw niya sa akin ipakilala. Then, syempre po, may kahati ako lagi sa oras. Parang ba? hindi siya full-time sa akin. Huwag natin pag-usapan yun kasi hindi mo pwedeng sabihin yan. Natin. Kasi anak na yun. Anak niya yun, huwag mo sabihin. That's even stupid to think about it. Anak niya yun natin. Hindi mo kahati yun. Nararamdaman mo ito kasi hindi mo kilala yung bata. Pero hindi mo kalaban yung bata. Kung mayroon man dito ang mali ang desisyon, yung jowa mo. But you shouldn't blame the kid for anything else. Opo. Anong katwira niya sa'yo pag sinasabi mo na bakit ano, ganun? Anong sinasabi ng jowa mo sa'yo? Parang pag doon po kasi napupunta, parang nagagalit siya. Na parang antayin ko daw po yung desisyon niya. Well, tama naman siya doon. Kasi that decision is only, you know. Opo, hindi ko naman din minamadali kasi baka mabigla din yung bata, ganun. Tapos, nagugulit siya, may kapatid na pala siya. Ilan taon yung bata doon? 11 na po yun yung anak niya. Kumbaga, marunong nang magtampo yun, no? Opo. Mahirap, ay mga bata ngayon, mahirap mo nang, ano eh. O, mahirap na oto eh. Mahirap na sweet talk eh. Alam mo, ganito yan, no? Naiintindihan kita, di ba? Naintindihan kita kung ano yung sentimiento mo kasi nandiyan na kasi yan eh, buntis ka na eh. Pero alam mo kasi, hindi naman sana, ito ano na lang tayo, ano, hindsight na lang. No? Ano bang Tagalog ng hindsight? No? Looking back, parang gano'n. Hindsight na lang. No? Hindi naman ito magiging problema kung inayos niyo yung relasyon niyo bago ka nagbuntis eh. Opo. Tama, di ba? Kung kilala ka muna ng bata, nag-date muna kayo, naging normal kayo mag-jo bago kayo nagka-ubar ng panty at brief. Tama, di ba? Hindi naging problema to eh. Baka wala tayong pinag-uusapan ganito. Baka mamaya, nagbubuntis ka pa lang. Kilala mo na yung bata. Di ba? Tama, gets mo, di ba?
Opo. So ngayon, here comes the complication. Buntis ka na. O, problema na ngayon. Diba kung paano ipapaalam sa lahat, no? Anyways, this is beyond your control. Hindi mo ito kontrolado eh. No, it's kaya not, hindi rin ako pwede mag-demand sa kanya. It is not your decision, di ba? It is not your decision to ano to tell your boyfriend para makilala mo yung anak niya. Hindi mo anak yun eh. Tama na? Opo. On the other hand, naiintindihan kita. Kaya lang, may mga red flags lang ako na narinig kanina. No? Halimbawa, dalawa yung problema mo. Pinutol lang sa pangalawa. Eh. Ang unang problema mo, hindi ka kilala ng bata. Pangalawa, may kahati ka. Tama? Opo. Halimbawa, ako yung tatay ng batang yon. Ako jawa mo ngayon. Kunyari lang to, ha? Huwag kang kiligin dyan. Halimbawa, ako yung tatay ng bata ngayon, di ba? Tapos, opo, ang dating sa akin, parang kalabo mo yung anak ko. Papakilala ko ba sa'yo? Hindi ko papakilala sa'yo. Kasi maldita ka na sa kanya agad, di pa kayo nagkikita eh. Tinuturing mong kalaban eh. May kaagaw po ako. Ha? Anak niya yun eh. Hindi naman po sa maldita, ganun. No. Ellie, regardless of what you tell me now, narinig ko sa'yo. Ang turing mo sa bata ay kahati mo. Anong kahati? Before mo pa makilala to lalaking to, anak na niya yun eh. And who are you? Di ba to even imply na kahati mo yun? Anak niya yun. Dapat di mo sinasabi yun. Hindi ano yung maamaw ako yung lalaki tapos ganyan yung ano mo yung narrative mo social narrative oh, di mo kaya. Di ba yan ang narrative mo sa akin, ganyan yung ano attitude mo towards my kid, di ko rin mapakilala sa'yo kasi ganyan ka eh. Di ba you have to remember, ako nag-wish ako na sana, you know, sana ano no, Ellie, eto na yun, this is it, tama no, eto na yun, di ba, kasi sana siya na. Diba? Kasi binigay na din. Oo. Anong binigay? Yung dapat ibigay. Anong binigay? Ginawa nyo? Hindi. Siyempre nag-trust pa rin ako sa kanya. Sabi niya, kahit hindi, failed yung una ko. Anong sabi niya? Hindi ka mabunis dito. Safe ka. Yung masabi niya eh. Anong sabi mo sa kanya? Sabi mo hindi ka mabunis. Bakit ako delay? Oh, di ba? Pero ganito, ano, ate, ano? I mean, honestly, hindi to, ano, kumbaga, kung sakali lang, ano, ako, ang wish ko, bilang, as a friend to you, ang wish ko, is that sana siya na nga, kasi malamang hiniling mo sa, ano, na sana, ito na, siya na, di ba, ito na, may pangalawang baby na kami, sana mabuo kami, tama? If that happens, you have to remember, regardless of how and what you think about his kid, magiging nanay ka nun. Wala kang ibang Diyos kundi turing na parang anak mo yun. Oo. Diba? So, kaya lagi ko nga po sinasabi sa kanya na kailan mo ba ako ipapakilala. Wait lang. Oo. Ngayon pa lang, ayusin mo yung mindset mo. Hindi dapat naririnig sa mula sa bibig mo na may kahati ka. Opo. Kasi kung anak mo yun, magiging turing mo anak mo yun, paano mo naging kahati yung anak mo? Tama, di ba? You will be acting as a, di ba, as a stepmom. Mom na rin yun. So, well, kung just to, you know, just to attend to your question, no, para sagutin ko yung tanong mo, well, ate, siguro ipakita mo sa jowa mo na, ano, na willing ka to take on the role sa, ano, sa anak niya. Tsaka, hindi man sa pagiging bias. Nagigets ko kasi, alam mo yung mga kabataan ngayon, especially 11, very crucial na age yan, di ba? Oo nga. Oo, di ba? Oo. Huwag kayo mag-galit sa akin, ha? Ang hirap din minsan pag nagtampo ang kabataan, no? Hindi ka lang... Grabe din. Nung panahon ni Roland, matanda na kasi si Roland, eh. Nung panahon ni Roland, simangot lang kaya niyang gawin. Ngayon, ipopost ka ng bata. May mga cryptic post yan online. May mga pa-Twitter yan, no? Marunong na magpatulpo yung mga bata. Di ba? Nag-gets mo? Opo. I think, no... Nakakalungkot that this is beyond your control. Hindi mo ito kontrolado eh. Mm. Diba? Siya lang kasi talaga yung ano lang yung sasabihin niya. Exactly. Kumbaga, siya yung gatekeeper niyan eh. Tama? Opo. Siya yung gatekeeper niyan. So, wala kang ibang choice. No? You do not have any choice but
ano, kumbaga to, ano, to follow his lead kasi anak niya yan. Eh, syempre, ang naiisip ko din, baka ayaw din ako ipakilala din. Huwag natin pag-usapan yung mga bagay na inassume mo lang. Ayaw ko pag-usapan niya. Grabe ba ako? Hindi ko to. Hindi ko na. Alam mo, hindi ko gusto mag-entertain ng mga imagination. Inyo lang yan. Magtatanong ka ng hypothetical question. Ano, bibigyan kita ng inimbentong sagot? Yan lang yung akin, no? I don't know. Hindi ko alam, no? Nagigits naman kita, nakakasama ng loob, nakaka-frustrate, di ba? Di ba? Pero maging honest ako sa'yo, okay lang ba? Okay po. Kahit naman hindi okay, wala akong pakialam. Ako naniniwala ako na gusto mo makilala yung bata, hindi dahil gusto mo makilala yung bata. Maging honest ka sa akin, ha? Hindi mo issue ito para lang makilala yung bata at ituring na anak yung bata. Hindi yan ang gusto mo. Diba? Gusto mo makilala yung bata para ma-exercise mo kung nasaan ka ba sa buhay niya. Magkaibang bagay yun. Diba? Gusto mo malaman kung ano ba yung papel mo sa buhay niya. Hindi dahil may gusto mo maging, ano, alagaan yung anak niya. Tama ko mali? No po. Inaano ko kung may exactly. Kasama ba kami sa plano niya. Exactly. Kasi ako yung tatay at yan ang mindset mo, hindi ko mapakilala sa'yo. Diba? Gagamit mo yung pangsangkapan yung bata. Hindi mo na, wala ka rin palang totoong amor sa bata. Bakit kailangan mo makilala? Tama? No po. So, ayusin mo yung mindset mo. Diba? Uulitin ko, hindi naman talaga problema ito kung talagang inayos niya yan. Kung hindi kayo, pa lang sana. Hindi kayo nag-jingle bells na October. Dashing to the snow and one world opens late. Tararara, tararara, diba? Jingle bells, kahit October pa lang. Usang gala. October pa lang. Well, anyways, ate, yun lang yung akin. No? Change your mindset. No? Make him feel that, kung totoo, ha? I mean, hindi mo rin naman dapat pulitin sarili mo. Eh. Make him feel that if you really want to meet his child, kasi decision niya yan eh. Diba? Okay. Eh, willing kang makilala yung bata dahil ikaw mismo gusto maging nanay ng bata, stepmom. Hindi yung gusto mo lang makilala para ma-insist na, para masabi sa nanay yung batang yan, nandito na ako sa buhay. Parang kasi yung dating eh. Naging madrasta pa nga. Natatawa ka, diba? Kasi totoo, diba? Kasi wala sa akin magpaparealize ng ganun. Eh, buti na lang, andiyan ang Papa Jackson nyo. Kung paano kung wala. Oh, yes. Oo nga, pabuti na andiyan siya talaga kayo. Di ba? Kahit may sakit, nandito Papa nyo. Nga gets? Gets po. Alam mo, mindset, no? Can change everything. Alright? No po. Sige, mag-ingat na good luck sa panganak, ha? Okay po, salamat po. Ganong kamutin daw yung tiyan. Pag nangangatiraw, gamitan ng suklay para hindi magkaroon ng kamot. Oo nga daw po eh. Oh. Madami pa mahiin. Ewan ko lang. Totoo ba yun? Hindi naman po kasi stretch nga eh. Pag once na may stretch kasi eh, tapos bumalik sa dati. Sa bagay yun na. Yun. Kaya nga stretch mark tawag eh. Hindi naman tinawag na kamot mark eh. Anyways, maraming salamat sa pagtawag. Salamat po. Bye-bye. Malaking tulong po yung sinabi niyo. Ayan, good. Maraming salamat. I appreciate you. Thank you. Sige pa. Thank you po. Araw gabi, bakit naaalala ka? Di ko malimot-limot ang sa atin ay nagdaan. Hayaan pang maging ganun na lang. Ang isa't isa ay mayroong pagdaramdam. Tumawag na yun, tapusin ko itong kandang to. Bakit di pagbigyang muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas natin tila ba kailan lang bulol?
At kung magkamali, gula! Sa'yo, patawad ang pagsamu ko. Atin nang ulitin ang pag-ibig natin. Ikaw lang at ako, kailangan ko. Tawagin niyo na ako, saan hindi ko tapusin to? Ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lang ang dung-dung ng puso. Di ba yung pag in love ka, dung-dung. Dahil tanging ikaw lang ang dung-dung ng puso ko. Ano sabi ni Mabel? Ano po ulit yung cell number na to call? Ano po yan? 7001-7949. Globe po yan. 7001-7949. Hello kay Miss Marilyn Garcia ng ano, ng US of A. Thank you po. Salamat sa pendalamon chololate na nakaraan. Kakaubos ko lang. Kaya nagpapataba sa akin. May dumating na naman cholo latte na nakaraan. Eh. Ando na naman sa ref ko. Mami Liberty Alano, sabi niya. Sana all nababate. Yeah, tampo. Dung-dung daw. Tawagin niyo madali. 7001-7949 or 8721-2429. Kwenta raw muna. Wala pa namang caller. Kwento. Ito, mga panggan. Itong damit, itong suot kong damit ngayon, ang damit ko po nung namatay si Miggy Boy. No? Kaya kanina, nung pagdampot ko nito sa damitan ko, nalungkot ako bigla. Pero anyways, happy memories, mga panggan. Sa aking pinakamamahal na fur baby, aking furry son, no? Si Miggy Boy. Baboy! Na aso. Tawag dali, 7001-7949 or 8721-2429. 7001-7949 or 8721-2429. Play muna tayo ng kanta, mga panggan. No? Ito na, coming from Bandang Dilaw. Ang ikaw. Na. Ang ganda ng kantang to. Na-addict ako sa kantang to. Oh. Diba? Uhaw. Ng Bandang Dilaw. Oh. Mga panggana. Para po sa, ano, sa gusto marinig yung kanta, lipat kayo sa radyo pag hindi ako naka-live. Ha? Oh. Lipat. Magaganda mga kanta namin. Oh. Ayun kasi maniwala eh. Maniwala lang kasi kayo. Magaganda nga. See? Diba? Oh. Sige na, maniwala na kayo. Magaganda yung mga kanta namin. No? Ito ang Bandang Dilaw. Ay, sa kanila ka waiting uhaw. Mga pangga, ako po niyo lingkod. Ang pangalan ko ay Papa Jackson. And in Metro Manila, we are number 106.7 in the Philippines. We are Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.